kay Papa Sahib, pero ay dati ko rin ito konti. Pautay mo dito ng isang meal na ako na ngayon ay nakapasa na po sa community levels or house at may nagkas family na yung pong yung bill penalizing discrimination on the basis of sexual orientation or gender identity. O yung discrimination against SOGI, sexual orientation, gender identity. Bakit po kailangan nating tutunan ito? Kasi po ang offer nito ay congresswoman natin. Baka maging lumabas na ang mukha ng ating District 3 ay okay yung pinasang yung bill na iniakit ang ating congresswoman Sonia Regones. Nasa District 3 pa naman po ang ating sinandaisis sa ating obispo. Baka sabihin ay wala tayong ginawa para tutunan itong panukalang ito. Medyo maingat din po ang pagtuto natin kasi po eh malakas din ang pwersa ng LGBT community at pwede tayo mga Facebook o baka pwede tayo masiraan, ano? Kaya at pag nagsalita po tayo dito, pwede rin pong balsagan tayo homophobic o ganit sa mga LGBT. Ano po? Kaya po ang aming komisyon sa Family and Life, request po ng ECFL na magbigay tayo ng opposition dito coming from Laguna, para ipakita natin na hindi yan ang salamin ng District 3 ng Laguna. Kaya mahalaga rin po na kumare ay supportahan natin itong opposition natin to the Anti-SOGI Discrimination Act. Para po hindi magbuka na ganyan tayo sa bakla o sa same sex, ang tawag po ng simbahan ay hindi bakla, tomboy. Ang tawag natin ay persons with same-sex attraction para hindi naman natin na pinidiscriminate. Ano po? At sa konting katikisan po, nilalagay naman natin in this nation yung homosexual orientation at yung tao may yung homosexual act, yung nagpa-practice ng homosexual acts. Ano? Naging controversial po ito nung nagpahayag ang ating Santo Papa na who am I to judge? Napansin nyo sa mga TV, yung mga LGBT, nilagay yung sinabi ng Papa. No? Kaya po nung World Meeting of Families sa OWA, ininom niya yung ideological colonization. No? Naging malino sa atin kung ano yung pananaw ng Papa. No? Na marami na yung mga pag-iisip na ima-colonize tayo at kagaya nitong ginagawa ng LGBT community. Ang tamang interpretasyon ng Papa, marami sa panahon natin ngayon ang may persons with same-sex attraction na hindi naman po nila kasalanan. Siguro talagang yung development nila, yung physiological, psychological development, ay nagkaganon sila. Kaya sabi ng Papa, dapat may mercy and compassion sa mga tao na nagsisikap na mamuhay ng celebrate o malinis yung mga tao na struggle sa homosexual orientation. Kaya po, sa puntong yun, napakalino ginawa po ng ating thesis natin, ano? Na inutulungan natin yung mga ganong tao na struggle sa ganong orientation. Kaya sabi ng ating thesis, dapat we develop friendship, pagkaibigan, turuan, at hindi i-condemn. Yun po yung sabi ng Papa ng buhay to judge na hindi natin kinapagam sila. Ang ino-oppose po natin ay yung SOGI Discrimination Act na pinahin po sa Congress. Para po hindi nga magbukang galing tayo sa kanila, nilagay po namin ang mga points na tinututunan natin sa bill na pinasa sa Congress. Para paliwanag din po natin, ano, kasi po bibigyan ko kayo ng copy ng ano yung mga bahagi sa bill na kung bakit tayo tumututol kasi pinapahingi po tayo ng signature campaign, especially tayo nga po sa Laguna na dito na galing yung pagpapahayag ng SOGI. Ano po? Halimbawa po ay sa Section 3 ng bill,
under the bill's definition, discrimination can be actual or perceived. Pagka, ibig sabihin, pagka okay lang yung actual, pero yung perceived discrimination, kunyari ay isang medyo natitigan mo ng konti, perceived yun. Perception niya na, parang dinidiscriminate ako ng bagay ito. Pwede siya tumawag ng polis at sabihin sa polis, dinidiscriminate mo niya ako ngayon, tinitigan niya ako ng masama kasi perception niya. Ay mahirap po yun sa batas kapag ang batas ay nakabagay sa perception. Ipe-penalize mo, ay napaka-subjective po na lang. Sa ngayon po, punto po ng opposition. Ang pinaka mabigat po dun sa bill ay yung sa section 4 ng bill na Luzon. The bill criminalizes the denial of an application for or revocation of a professional or other kinds of license issued by the government on the basis of SOGI. The provision is the gateway to same-sex marriage, since this would mean that a homosexual pair cannot be refused a marriage license. Marriage, yun po yung ibang na. So ito po yung naman ng aming signature campaign. Ano po? Explanation ng pagtutol natin sa mga provisions na nais na maging bahagi ng bill na pinapasa. Ang gusto po ng ECFM po ay maging malinaw kung sino yung mga sumusulat na hindi lang basta tayong pagkarma, kaya paki-indicate po yung organization, yung pangalan, at yung signature para makita nila na yung mga nagsalita dito ay mga nag-iisip, hindi nag-persuade, ano? Kaya sana sa mga, hindi naman sa dami ng nagdaan ako dito mga eh, kasi kung ipapadala natin ito kay Speaker Belmonte para makarating na po yung mga nagtutol, ano, para sa ganun eh, kung mahal na managat, para hindi na tumuloy yung sa bill po sa Kongreso. Tatlo po ang una pong matatanggap niyo yung ito. Yung na po, dito tayo magpapaterba. Kung unang pong space, pwede po kayo mag-attach ng page. Pangalawa po ay yung ito po yung bill na laman ng bill na pinasa ni o na pinayon ni Sol Aragones. Kaya lang po may vicary na lang po kasi hindi namin na photocopy po ito. At yun pong legal na parang objection ng CBCP, sumulat na through Attorney Joey Bong, Executive Secretary of the Legal Office. Pinadala lang po ito dun sa chairperson ng Committee on Women and Gender Equality. By vicary na rin po kasi hindi na namin na photocopy ito. Pero yung may parish po na pagbibigay namin ngayon ay yung in opposition to the anti-sorgy discrimination. Pangalawa po, gusto ko lang itayaw kay Father Rene kanina, yung sabi niya libre yung mga sacraments na po. Kasi po ay yung aming June 20 na kasalan ng bayan na po para medyo may impact naman yung ating kasalan ng bayan yung isabay-sabay natin gawin mo. June 20 at sana libre nga ano po para mas parang na makilala. Maraming siya. Salamat po. Ay po si Father Baby. Magandang panghali po. Gusto ko lang i-promote itong programa ng prenta na ating Pinto Press. So, wala po na po itong pamplet, mga pangunahin